batik ang host ng student canteen na si Ede Elarde, pumanaw na. For more latest updates and chika balita, tumutok lang sa channel ko. Narito at tunghayan natin ang buong detalye. Pumanaw nitong Martes ng umaga, August 4, ang dating radio at television personality at senador na si Ede Elarde. Siya ay 85. Si Elarde ang isa sa mga haligi ng GMA7 at kilala ng lahat bilang Kuya Eddie. Ang reporter na si Manny Vargas ang nagbalita sa DZBB ngayong gabi tungkol sa pamamaalam ni Elarde. Nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang naulilang pamilya ni Elarde. Ayon sa pamilya ni Eddie, binawian ng buhay ang dating senador bandang 11:40 ng umaga sa tahanan nito sa Makati City. Nilinaw ng mga kamag-anak ni Elarde na hindi COVID-19 ang ikinamatay niya, pero ipapakremate ang kanyang mga labi. Nakiusap din ang pamilya ni Elarde na igalang ang pribadong pagluluksa nila at ipagdasal ang kaluluwa ng nasawi. Isa si Elarde sa top radio personalities noong dekada 50 at 60. Ang The Eddie Elarde Show ang unang television program ni Elarde sa ABS-CBN mula 1959 hanggang 1962. Noong 1963, nagbida si Elarde sa The Eddie ang pelikula na pinagsamahan nila ni Charito Solis. Namayagpag ang nang husto ang TV hosting career ni Elarde sa student canteen na unang ipinalabas sa ABS-CBN mula 1958 to 1965. Sumikat noon ang husto ang student canteen bilang noontime show nang magbalik ito sa eres pamamagitan ng GMA7 noong 1975. Nakasama ni Mr. Eddie Elarde sa student canteen sila co-host Bobby Ledesma, Connie Reyes, and Helen Vela. Naging host din si Eddie sa game show na Swerte sa Siete noong 1976 to 1986. Sinubaybayan ng libo-libong Pilipino ang kanyang mga advice program sa radio at telebisyon na kahapon lamang. Dear Kuya Eddie at Napakasakit Kuya Eddie. Ang Napakasakit Kuya Eddie ay naging inspirasyon ng hit song na isinulat at inawit ni Ruel Cortez noong 1984. Sumabak din sa pelikula si Elarde. Una, bilang konsehal ng Pasay City noong 1963, pagkalipas ng dalawang taon noong 1965, nanalo siyang congressman ng 1st District ng Rizal. Noong 1969 ay tumakbo siya sa pagkasenador sa ilalim ng Liberal Party pero natalo siya. Muli siyang tumakbo bilang senador noong 1971. Kabilang siya sa mga kandidato ng Liberal Party na na-injure dahil sa pagsabog sa Plaza Miranda sa Maynila kung saan ginanap ang kanilang political rally. Si Elarde at lima pa niyang kapartido ay nanalong senador pero hindi natapos ang kanilang termino dahil ipinasara ang Kongres sa bisa ng martial law na idiniklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong September 21, 1972. Noong 1978 ay nakipag-alyansa si Elarde kay Marcos. Tumakbo siyang assemblyman ng Metro Manila sa ilalim ng ruling party na kilusa ng bagong lipunan, KBL. Nanalo siya at nagsilbi hanggang 1984. Ayon naman kay Orly Trinidad ng DZBB, magdiriwang sana si Elarde ng 86th birthday sa August 25. Hindi ibuburol ang mga labi ni Kuya Eddie ani Trinidad. Ang programa po ni Kuya Eddie na kahapon lamang ay napakikinggan po sa Super Radio DZBB bago po mangyari ang COVID-19 pandemic noong March 15. Nakakalungkot isipin ang isang veteranong host at ex-senator ay pumanaw na pero hindi mawawala sa mga alaala ang mga pinasikat niya mga programa kagaya ng Napakasakit Kuya Eddie kahapon lamang at marami pang iba. Mga kabarangay, anong masasabi nyo regarding dito? Just comment down below para sa inyong saloobin at mga reaksyon. For more latest updates and chika balita, tumutok lang sa channel ko. This is LBT Showbiz News, nag-uulat. Bye-bye!